Pinamamalas ang iyong habag sa mga nagmamahal sa iyo at hindi ka malayo sa mga naghahanap sa iyo. Manatili ka sa iyong mga lingkod sa prosesyong ito habang sinusundan namin ang iyong anak. Patnubayan mo kami sa aming pagsisikap na tumugon sa hamon ng pagsunod kay Kristo nang kanyang sabihin, ang sinumang nagnanais sumunod sa akin ay dapat limutin ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Palakasin nawa kami ng halimbawa ng iyong aral at mabigyang inspirasyon ng mga banal na nagpunyaging maging mga tapat na alagad niya. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon na nabubuhay at nagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. At kapatid ni San Andres, tinawag siyang prinsipe ng mga apostol. Noong ipinahayag niya ang kanyang pananalig sa anak ng Diyos, ang pangalang Simon ay pinalitan ng Pedro. Sa pasyon ni Jesucristo ay tatlong ulit niyang itinatwa ang Panginoon, ngunit humingi rin ng kapatawaran. Siya ang kauna-unahang Santo Papa ng Simbahang Katolika. Apostol, ipanalangin mo kami. Thank you.
apostol mula sa bayan ng Kana. Siya ay atin din nakilala bilang Natanael. Ikaw ang anak ng Diyos, ang hari ng Israel. Nangaraw pagkatapos ng Pentecostes at makarating sa Armenia. Nadakip ng mga barbaro sa Albanopolis at tinanggalan ng balat hanggang sa mamatay. San Bartolome Apostol, ipanalangin mo kami. Pinagtutosok ng sibat. Santo Tomas Apostol, ipanalangin mo. Santiago Menor Apostol, ipanalangin mo kami. Sumunod sa aking aral. Karaniwang hawak niya ang medalyo ng Edesa na may mukha ni Jesus at kahoy pamalo na pinangbawi sa kanyang buhay. San Judas Tadeo Apostol, ipanalangin mo kami. Sunod sa batas ng mga Hudyo. Tinawag din siyang Zelote, na San Lucas Evangelista, na isang grupo ng mga mapagmalasakit sa bayan. Pagkatapos ng Pentecostes, ay nangaral siya sa Ehipto hanggang Persya. Nang makita ng mga galit na Persyano, ay hinuli at nilagari ang kanyang katawan. San Simon Makabayan, ipanalangin mo kami. Apostol, isang masugid na tagasunod ng Panginoon. Nasundan niya ang pagbibinyag sa ilog Jordan hanggang dulo para palabasin kalaban ni Cesar. San Matias Apostol, ipanalangin mo kami.
San Mateo Apostol y Evangelista. Ating ding makilala bilang Levi ng Kapernaum. Nakarating siya sa Ethiopia para mangaral at doon ay naging martir. Simbolo niya ang anghel na ang ibig sabihin ay lakas ng dahilan para sa kaligtasan. Siya ang nagsulat ng unang aklat ng Bagong Tipan. San Mateo Apostol y Evangelista, ipalalangin mo kami. Ni Jesucristo, anak siya ni Santa Maria ng Chipre. Pinaniniwala ang sinubo siya ng Panginoon habang dala ang banga ng tubig para malaman ng mga apostol kung saan ihahanda ang huling hapunan. Simbolo niya ang liwa na may pakpak bilang lakas ng loob tungo sa kaligtasan. San Marcos Evangelista, ipanalangin ko. Siya rin ang may akda ng aklat ng mga gawa na nagsasaad ng kasaysayan ng simbahan at pagyabong ng mabuting balita sa Roma. Simbolo niya ay torong may pakpak na ang ibig sabihin ay pagiging handa sa pagsasakripisyo upang sumunod sa Panginoon. San Lucas Evangelista, ipanalangin mo po. San Juan Evangelista. Ang imahe ni San Juan bilang manulat ng Ebanghelyo ay may hawak na pluma. Mula sa kanyang akda ang ikaapat na aklat ng Bagong Tipan at siya din sunod ay sinabi, Panginoon, alalahanin mo ako kapag ikaw ay nasa paghahari mo na. Sumagot ang Panginoon, ngayon ay makakasama kita sa paraiso. Paglaon ay kinilalang santo si Dimas ng simbahang Katolika. San Dimas Penitente, ipanalangin mo kami. Upang malaman kung tunay ngang pumanaw na ang Panginoon.
at naiyon ng Panginoon ay tumulo ang dugo at tubig na siyang nagpagaling sa karamdaman sa mata ng sundalo. Matapos ang kaganapang ito ay tinalikuran niya ang pagiging kawalan. Sanglong Hinos, ipanalangin mo kami. Sumubaybay sa pasyon ng Panginoon at nagsabing, isang propetang makapangyarihan sa gawa at sa salita, sa harap ng Diyos at ng buong sambayanan. Noong gabi ng muling pagkabuhay, isa siya sa dalawang disipulo na nakasumpong kay Jesus sa daan papunong Emmaus. San Cleopas, ipanalangin mo kami. Jesus. Ayon sa tradisyon ng simbahang Katolika, ang huling hapunan at Pentecostes ay naganap sa kanyang tahanan. Nagsilbi siya kay Jesus nang siya ay manirahan sa Jerusalem. Santa Maria ni Juan Marcos, ipanalangin mo kami. Opisyal at katiwala ni Haring Herodes. Siya ay kasama ni Susana at Santa Maria Magdalena na pinagaling ni Jesucristo noong nagkasakit dahil sa masasamang espiritu. Minahagi niya ang kanyang yaman para kamustos sa mga kailangan ng Panginoon at mga apostol sa ministeryo. Kabilang
sa mga saksi ng pagkamatay hanggang sa muling pagkabuhay. Santa Juana Nicusa, ipanalangin mo kami. Monica, ang babaeng nakatagpo sa Panginoon sa daan ng krus, na nag-alay ng birang upang ipahid sa mukha ni Jesus. Ang pangalan ng Santa ay hango sa mga salitang Latin na Vera at Griegong Eikon, na ang kahulugan ay tunay na larawan. Sinasabi ng mga piling lathala na ang tunay niyang pangalan ay Serafia, asawa ni Serac. Santa Veronica, ipanalangin mo kami. Ikatlong bahagi, mga tagpo ng ministeryo at pangangaral ng Panginoon. Ang pagbibinyag ni Juan Bautista kay Jesus, ang kauna-unahang bahagi ng ministeryo ng Panginoon. Matapos na bansagan ni San Juan Bautista na ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Lumapit si Jesus sa kanya, nagpabinyag at nasaksihan ang pagbaba ng Espiritu Santo gaya ng isang kalapati at ang tinig ng Diyos Ama na nagwika. Narito ang aking bugtong na anak na lubos kong kinalulugdan. Sinisimbolo ng ahas. Sumagot si Jesus at sinabi, nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Nang magkagayon, sinabi din niyang, lumayo ka sa tanas, sapagkat nasusulat, sambahin mo ang Panginoon mong Diyos, at siya lamang ang iyong paglingkuran. Kay San Mateo. Habang si Jesus ay naglalakad, nakita niya ang tinatawag na Mateo na nakaupo sa tanggapan ng buwis. Sinabi niya sa kanya, sumunod ka sa akin. At siya ay kaagad na tumayo. Ang pakikisalo ay pinuna ng mga Pariseo, kaya sinabi ng Panginoon, habag ang ibig ko at hindi handog, sapagkat hindi ako pumarito upang tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan. Ang kasalan sa Kana. Inanyayahan ang Panginoon at kaniyang mga apostol sa isang kasalan sa Kana ng Galilea. Naroon din ang mahal na birhen. Nang nagkulang ang alak, ay sinabi agad ito ng ina ni Jesus sa kanya. Doon ay pinapuno ng tubig ang anim na tapayang bato na naglalaman ang bawat isa ng dalawa o tatlong bangang tubig. Ang laman ay himalang naging alak. Ito ang kauna-unahang himala. Ang gabi ay pumunta ang Pariseo na naniniwala sa Panginoon. Sa kanya ay pinahayag ang katagang. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kung kaya't ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang manampalataya sa kanya ay hindi mamatay, bagkus ay mabubuhay ng walang hanggan. Thank you.
Cana. Umalis si Jesus sa Judea at muling bumalik sa Galilea dahil nabalitaan ng mga Pariseo ang kanyang ginagawa. Dumaan siya sa Samaria at sa balon ni Jacob at natagpuan niya ang isang babaeng Samaritana. Sa kanya ay sinabi, ang bawat uminom ng tubig na ito ay muling mauuhaw. Subalit, ang sinumang umiinom ng tubig na aking ibibigay ay hindi na mauuhaw magpakailanman. Tubig, sinabi ng Panginoon, halika. Lumakas ang hangin at lumubog ang apostol. Inabot ni Jesus ang kanyang kamay. O ikaw na maliit ang pananampalataya, bakit ka nag-aalinlangan? Pagkasakay nila sa bangka ay sinamba siya ng mga alagad. Ay umalis si Jesus sa Judea. Nakarating siya sa pampang na malapit sa Bethsaida. Nakita niya ang maraming tao. Nagsabi ang mga alagad na nagugutom sila. Tangan ang limang tinapay at dalawang isda ay tumingala ang Panginoon sa langit at binasbasan ang mga iyon. Nakakain ang 5,000 at lumabis pa sa 12 kain ang mga tinapay na hinati. Isang gabi ay sinama ni Jesus sina Pedro, Santiago at si Juan sa bundok Tabor. Doon ay nagliwanag ang kanyang mukha gaya ng araw. Pumuti ang mga dami na parang ilaw. Nagpakita rin si Moises at Elias na narikipag-usap sa kanya. Kasunod noon ay isang maliwanag na ulap ang nagsabi, ito ang minamahal kong anak. Sa kanya ako'y lubos na nanulugod. Makinig kayo sa kanya. Isang lalaking bulag mula sa kanyang pagsilang. Tinanong siya ng kanyang mga alagad, Guro, sino ang nagkasala? Ang taong ito o ang kanyang mga magulang? Kaya siya ay ipinanganak na bulag. Sumagot si Jesus, hindi dahil sa ang taong ito nagkasala o ang kanyang mga magulang man, kundi upang mahayag sa kanya ang mga gawa ng Diyos. Sa pagpapatuloy ng paglalakad ni Jesus, pumasok siya sa Betania. Tinanggap siya ni Martha na may kapatid na Maria. Naupo sa paanan ng Panginoon si Maria at nakinig sa kanya. Ngunit si Martha ay nag-abala. Sinabi sa kanya, Martha, Martha, nag-aalala ka at nababagabag tungkol sa maraming bagay, subalit isang bagay ang kailangan. Pinili ni Maria ang mabuting bahagi na hindi kukunin sa kanya. Inihayag ni Jesus ang sarili kay Martha. Nang bumalik si Jesus sa Betania, agad siyang sinalubong ni Martha at sinabing, Panginoon, kung narito ka sana, hindi sana namatay ang kapatid ko. Tugon sa kanya ni Jesus, ako ang muling magkabuhay at ang buhay. Ang sumasampalataya sa akin, bagamat siya'y mamatay, ay mabubuhay. Sumagot si Martha na siya'y sumasampalataya at tinawag ang kapatid niyang si Maria. Jesus si Lazaro. Si Jesus ay lubhang nabagabag nang malaman ang pagpanaw ni Lazaro. Agad siyang pumunta sa libingan at pinatanggal niya ang bato. Tumanggi noong una si Martha dahil 4 na araw na ang bangkay at baka nangangamoy na iyon. Tumingin ang Panginoon sa itaas at sinabi, Ama, nagpapasalamat ako sa iyo na ako'y iyong pinakinggan. Lazaro, lumabas ka.
At siya nga ay bumangon. Habang nasa hapunan ang Panginoon sa Betania, kumuha si Maria ng isang bote ng mamahaling pabango na galing sa katas ng nardo. Ibinuhos niya iyon sa mga paa ni Jesus at pinanasan ng kanyang buhok na puno ang buong bahay ng halimuyak. Ngunit pinuna ito ni Judas at sa tingin niya'y ito ay isang pag-aaksaya. Sinabi ni Jesus, "Pabayaan ninyo siya. Hayaan ninyong ilaan niya ito para sa araw ng aking libing." Pinadala ng mga tao sa Panginoon ang maliliit na bata, ngunit sinaway sila ng mga apostol. Ngunit nang ito'y nakita ni Jesus, nagalit siya at sinabi sa kanila, "Hayaan ninyong lumapit sa akin ang maliliit na bata, sapagkat sa mga ganito nauukol ang kaharian ng Diyos. Ang sino mang hindi tumanggap sa kaharian ng Diyos na tulad sa isang maliit na bata ay hindi makakapasok doon." At kanya silang binasbasan. Ikaapat na bahagi, ang pasyon ng Panginoong Hesukristo. Si Jesus sa Jerusalem at natatanong niya ang lungsod. Ito'y kanyang tinangisan. Sinabi niya, "Kung nalalaman mo lamang sa araw na ito, kung ano ang makakapagdulot sa iyo ng kapayapaan, ngunit ito'y lingid mo yon sa iyong paningin." Sinabi rin ng Panginoon na darating ang araw na magkakampo sa paligid ang mga kaaway. Sila'y kumuha ng mga paraspas ng puno ng palma at lumabas upang sumalubong sa kanya. Sumisigaw sila, "Hosana, mapalad siya na dumarating sa pangalan ng Panginoon, ang Hari ng Israel." Nakakita si Jesus ng isang batang asno at sumakay siya roon gaya ng nasusulat. Isang puno ng igos na maraming dahon. Hindi pa panahon ng pamamunga at wala siyang nakita. Sinabi niya sa puno, "Mula ngayon, wala nang makakakain pa ng bunga mula sa iyo." Kung paano nalalaman ng mga alagad ang maparating na pag-init dahil sa puno, nais ng Panginoon maging pamilyar din sila sa kanyang mga salita at pagbabalik. Agad niyang itinaboy ang lahat ng nagtitinda at namimili sa templo. Binaliktad niya ang mga mesa ng mga nagpapapalit ng salapi at ang mga upuan ng mga nagtitinda ng mga kalapati. Sinabi ni Jesucristo sa kanila, "Nasusulat, ang aking bahay ay tatawaging bahay panalanginan. Ngunit ginagawa ninyo itong yungib ng mga magnanakaw." Pangangaral sa templo. Pagpasok niya sa templo ay una siyang tinuligsa ng mga punong pari at ng matatanda.
Kasunod ay ang pagbabahagi ng mga talinghaga gaya sa ugasan at mga katiwala, ang pagbabayad ng buwis, ang muling pagkabuhay, ang anak ni David, at ang pagkawasak ng templo kung saan sinabing katotohanang ang pamamaalam. Sa pasyong mahal ay pinakita ang paggalang ng Panginoon sa ina. Noong umaga ng Huwebes, si Jesus ay gumayap at nagpaalam na. Tumatangis-tangis kapwa na, bumuntong-buntong hininga, dibdib ay kakabakaba, at nagpaalam pagdaka si Jesus sa birheng ina. Niyakap na nga si Jesus, niyong inang nalulunos, luwa sa matay na nagos, at saka siya na naog 10 mga disipulos. Nang paa ng mga apostoles, bago magpista ng Paskwa, tumindig ang Panginoon sa mga apostol. Siya'y kumuha ng isang tuwalya at ibinigkis sa kanyang sarili. Nagsalin siya ng tubig sa palanggana at nagsimulang hugasan ang mga paa ng mga alagad. Sinabi ni Jesus kay Pedro na nauna, "Ang ginagawa ko ay hindi mo pa nauunawaan ngayon, ngunit ang huling hapunan. Bilang pagunita sa pista ng Paskwa, ayon sa batas ni Moises at sa kagustuhan ng Panginoon na itatag ang sakramento ng banal na Eukaristiya, naghapunan siya kasama ang mga apostol. Kanya ding sinabi, "Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang sino mang tumatanggap sa aking sinugo ay tumatanggap sa akin, at ang tumatanggap sa akin ay tinatanggap siya na nagsugo sa akin." Pananalangin ni Jesus sa hardin ng Getsemani. Sa bundok ng Olibo, kasama sina Pedro, "Ari, ilayo mo sa akin ang kalis na ito. Gayunpaman, huwag ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang masunod." Pagkatapos nito, pinalakas ng isang anghel ang kanyang kalooban. Sa gitna ng katahimikan ng gabi at habang nagsasalita ang Panginoon sa kanyang mga apostol, ay dumating si Judas Iscariote na kasama ang mga kawal ng templo. Lumapit siya sa kanyang maestro upang halikan. Sinabi ng Panginoon sa kanya, "Judas, sa pamamagitan ba ng halik ay pagkakanulo mo ang anak ng tao?" Hindi naglaban si Jesucristo at nagpaubaya. Ang pagdaki, ngunit iniwasang mag-ingay upang hindi mapuna ng mga nasa malapit. Sa iglap ng mga kaganapan ay biglang bumunot ng tabak si Pedro at tinaga ang isa sa mga kawal. Binika ni Jesus na, "Isalang mo yaong tabak, sapagkat ang gumamit ng tabak, sa tabak din mamamatay." Thank you.
hilay ng pagdakip. Ito ang banal na imahe ng Panginoong Hesukristo matapos ang pagdakip at simbolo ng pag-iwas sa kanya ng mga alagad. Hindi siya sumalungat sa takda ng kaganapan. Ayon sa Ebanghelyo ni San Mateo, ngunit ang lahat ng ito ay nangyari upang matupad ang mga sulat ng mga propeta. Nang nagkagayon, iniwan siya ng mga alagad at sila ay tumakas. Sabi rin dito ay binigkas ni Hesukristo ang nakapagsalita lamang ako sa mundo, nagturo lamang ako sa sinagoga at sa templo. Kahit pumunta ang mga Hudyo, wala akong sinabi na palihim. Bakit mo ako tinatanong? Iniyong tanungin ang nakinig sapagkat alam nila ang aking mga sinabi. Sa pamumuno ng mataas na saserdoteng Caiphas, sumagot si Hesukristo, "Tunay nga ang sinabi mo. Mula ngayon, makikita ninyo ang anak ng tao na nakaupo sa kanan ng may kapal at darating mula sa mga ulap ng kalangitan." Agad na winarak ni Caiphas ang kanyang sariling damit at inakusahan ang Panginoon ng kalapastanganan. Ulit itinatwa ni Apostol San Pedro ang Panginoon. Kasunod nito ay ang pagtilaok ng manok bilang katuparan ng maunang hula ni Jesus. Habang sila ay naghahaplungan, ay sinabi niyang, "Bago tumilaok ang tandang ngayong gabi, sasabihin mo ng 3 beses na hindi mo ako kilala." Nang naganap nga iyon, napatakbo ang abang disipulo at lumuha ng may puot at pagsisisi. Ang pagpiling kay Jesus. Habang si Jesus ay nasa mga kawal na nagbabantay sa kanya, ang Panginoon ay nilibak at pinaghahampas. Siya ay piniringan ng mga bantay kung saan sa pasyong mahal ay sinabi, "Tinakpan na alipala, yaong mahal niyang mukha." Pinagsasampal at tinanong din siya ng walang tigil, "Hulaan mo, sino ang humampas sa iyo?" Paulit-ulit siyang nilait at kinatuwaan. Pagharap ni Jesus kay Herodes. Nang malaman ni Pilato na sakop ni Herodes ang pinagmulan ng Panginoon, ay kaagad siyang ipinadala sa Jerusalem. Tuwang-tuwa ang hari nang makita si Jesus sapagkat matagal na niya itong inaasam. Siya'y umaasang makakita ng ilang hilalang ginawa niya. Ay kinakailangan may isang pananayain. Tao ay sabay-sabay na sumigaw at sinabi nila, "Ipapatay mo ang taong ito at palayain sa amin si Barabas." Nang makita ni Pilato na wala na siyang magagawa at ang mga tao ay nagsimula ng magkagulo, pinalaya ang tulisang Barabas. Si Hesukristo naman ay kanyang pinahagupit sa mga kawal. Higit na 5,000, natagos hanggang sa buto. Ang nakakahabag na tagpo ay atin din kilala bilang 6th na istasyon sa daan ng krus.
habag at ang katawan niya ay nanlupaypay. Sa pasyong mahal ay sinabi, lakas na di mamagkano ang paghampas nilang ito at doon ibinubunto galit niyong mga lilo dito sa abang kordero. Tinig at nagsisitangis ang sanlangitang anghelis. Halos ang mundo'y manginig ng malaking pagkahapis dito sa puong marikit. Sa bulwagang Pretoryo, ang Panginoon ay kanilang dinamitan. At nang makapagtirintas ng isang koronang tinik, ay ipinutong nila ito sa kanya. Kapag kuwan, ay pinasimulan nilang pagpugayan siya. Mabuhay, hari ng mga Hudyo! Hinagpas nila ang kanyang ulo ng isang tungkod. Dinuraan siya at lumuhod sa harapan niya. Jesus de la Paciencia. Nang marinig ni Poncio Pilato ang inis ng mga Hudyo, siya ay muling pumasok sa palasyo at kinausap si Jesucristo. Ngunit hindi siya sumasagot at umimik. Nagsikap ang gobernador na siya ay pakawalan, pero ang mga tao ay nagsisigawan. Muling inlabas ang Panginoon at sinasabing inupo sa gabata. Kapag kuwan ay natunghayan siya na puno ng pagtitiis at pasensya. Paghatol ni Pilato kay Jesus na mag-iika-anim na oras. Muling inilabas ni Pilato si Jesus at sinabi sa mga Hudyo, "Narito ang inyong hari." Sila'y nagsigawan. Nais nilang ilayo ang Panginoon at ipako siya sa krus. Sinabi ni Pilato, "Ipapako ko ba sa krus ang inyong hari?" Sumagot ang mga punong pari, "Wala kaming hari, liban kay Cesar." Kapagdaka ay ibinigay ni Pilato si Jesus sa kanila upang maipako sa krus. Paghatol ni Pilato kay Jesus na mag-iika-anim na oras, muling inilabas ni Pilato si Jesus at sinabi sa mga Hudyo, "Narito ang inyong hari." Sila'y nagsigawan. Nais nilang ilayo ang Panginoon at ipa. Jesus sentenciado. Ang banal na imahe ng Panginoon na nakatuon sa inatulang Jesucristo. Sa aklat ni San Juan ay sinabing ibinigay ni Pilato si Jesus sa mga Hudyo upang siya'y ipako sa krus. Kapag kuwan sa pasyong mahal ay winika ni Pilato, "Ang hatol ko sintensya ukol sa kanyang sala ay krus nga iparipa, ipako kapag ka dalawang kamay at paa." At ang pagtanggap ni Jesus sa kanyang krus. Sa pasyong mahal ay magugunitang winika nang mabasa ng matapos yaong sentensya kay Jesus. Iniatang na ang krus sa lupa'y humuhilahod. Ano pat yaong si Jesus nang maatangang matapos ay niyakap na ang krus. Ang makakalungkot na tagpo ay ibinahagi rin sa namimighating pasyon ng ating Panginoon. Nang magkagayon habang yakap ang krus ay himalikan ito ng tatlong ulit. Nuestro Padre Jesús Nazareno,
at kinuha na nga nila si Jesus at siya inilabas sa pretoryo na pasan ang krus. Ang lakad ay patungo sa tinatawag na puok ng bungo na sa wikang Hebreo ay Golgota. Sa pasyong mahal ay winika, ang totoong kahabaan niyong krus na pinasan, 15 talampakan at 7 naman ang bilang ng paripa at pahalang. Krus na iyo'y mabigat, labis na nagkakaapat, lumulubog sa balikat at lalo pang nakaragdag ang sala ng taong lahat. Nuestro Padre Jesus Nazareno, maawa ka sa amin. Ang Panginoon ay nakita ang isang magdaraan at pinilit na tumulong sa pagbubuhat. Siya si Simon na taga Sirene. Ayon kay San Marcos, siya ay galing sa Bukid at ama ni Alejandro at ni Rufo. Sa pasyong mahal din ay mababasa ang kay Simon pagdadala, kahit hindi nalaon siya, ng tiring iginhawa ni Jesus na poong ama sa malaking hirap niya. Jesus. Ayon sa tradisyon, dumating ang pagkakataon na napuno ng dumi, pawis at dugo ang mukha ni Jesus. Isang ginang ng yuso na binansagang Veronica ang naglakas ng loob na magpahid nito gamit ang kanyang tanga na belo. Sa pasyong mahal ay winika, itinahid kapagdaka, birang niyang daladala, loob ay kakaba-kaba, bubuntong hininga, hapis na walang kapara. Nasalubong ni Jesus ang mga kababaihan ng Jerusalem. At ang Panginoon ay sinundan ng napakaraming tao at ng mga babaeng nagdadalamhati at nag-iiyakan para sa Kanya. Subalit humarap sa kanila ang Panginoon at sinabi, "Mga anak na babae ng Jerusalem, huwag ninyo akong iyakan, kundi iyakan ninyo ang inyong mga sarili at ang inyong mga anak." Ang tagpong ito ay ang 9 na istasyon sa daan ng krus. Itong korderong marikit, walang kibot, walang imit, nagbabat at nagtitiis ng di mamagkanong sakit dahil sa taong budisik.
Juan. Kasama din sina Cleofe, Magdalena at Salome na nakatanaw. May dalawang tulisan na ipinakong kasama niya, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Siya'y inalipusta ng mga nagdaraan. Iligtas mo ang iyong sarili. Kung ikaw ang anak ng Diyos, bumaba ka sa krus. Na nakatayong katabi niya ay sinabi niya sa kanyang ina, "Babae, narito ang iyong anak." Pagkatapos ay sinabi niya sa alagad, "Narito ang iyong ina." At mula noon ay dinala siya ng alagad sa kanyang sariling tahanan. Ang makadurog pusong tagpo ay 12th estasyon sa daan ng krus. Na tumagal ang mga katawan sa krus tuwing araw ng Sabat. Nang lumapit sila kay Jesucristo at nakitang patay na, hindi nila binali ang kanyang mga binti. Tinusok ng sibat ang kanyang tagiliran at biglang lumabas ang dugo at tubig. Nangyari ang mga ito upang matupad ang kasulatan, kahit isa mang buto niya ay hindi mababali. Ay nakiusap kay Pilato na makuha niya ang bangkay ni Jesus at siya'y pinahintulutan. Kaya't siya'y pumunta sa bundok upang ihimlay ang banal na katawan. Dumating din si Nicodemo na may dalang pinaghalong mira at mga aloe. Halos 100 libra ang timbang. Kapag kuwan, ibinaba nila ang bangkay ni Jesus. Pasyong mahal ay winika, kinalong kapag karaka si Jesus ng Birheng Ina, lumbay hapis sabihin pa at pagbubuntong hininga ng kanyang kaluluwa. Ang malamdaming takpo ay halos ikawarat ng dibdib ng ina sa anak niyang naghirap na walang katulad. Ang ilawan mula araw, alindog ng buwan at liwanag ng mga bituin ay napalitan ng dilim ng kasakitan. Nagdulot ng sakit sa anak niyang Panginoon natin. Ito ang tanda ng paglumuksa ng sambayanan at ng lahat ng mga tagasunod at disipulo ni Jesucristo. Ang anggustya ay pagdadalamhati sa kinasapitan ng tagapagligtas para lamang sa katuparan ng ating kaligtasan. Thank you.
sa paanan ng krus. Nang maibaba na ang Panginoon mula sa krus, ay dumunog kapag karaka si Santa Maria Magdalena, tumatangis at nananambitan. Sa pasyong mahal ay winika niya, "O Maestro, kaluluwa ko at buhay. Anong aking naging asal kung ikaw ay di matingnan? Na kung lisanin mo kami, puspos ng pagkaduhagi, sino kaya ang kakampi? Pagtatanggol na parati ng buhay ko't sampung puri." Handa sa libingan ni Jesus. Kapag kuwan ay inihanda ang banal na katawan ng Panginoon ng Sanhedrin Jose ng Arimatea at Pariseyong Nicodemo, ginamit nila ang pabangong mira, aloe at telang lino. Sa namimighating pasyon ng ating Panginoon ay magugunitang nakibahagi rin ang mahal na ina sa paglilinis. Katulong niya ang mga kababaihan na may hawak na banga, espoha, kamangyang. Paglibing kay Kristo. Ang sanaysay ng paglilibing sa namimighating pasyon ng ating Panginoon ay ipinagpatuloy. Naglakad ang tagasunod patungo sa libingan, tanga nila ang banal na katawan ng Panginoon. Umaawit ang lahat ng salmo. Pagdating sa halamanan na may bagong ukit na yungin, ay marahang inihiga si Jesucristo. Nagmasid na lamang ang mahal na ina sa ulunan para sa huling sulyap. Sabi, mahigpit at pasinti niyang tinutulan ang paglilitis kay Jesucristo. Noong pumanaw na ang Panginoon, ay kasama niya si San Jose de Arimatea sa paglilibing. Mas kilalang naghandog ng pabangong mira at aloe. San Nicodemo, ipanalangin mo kami. San Jose ng Arimatea, isa sa mga matuwid na kasama para makuha ang bangkay ng Panginoon upang bigyan ng maayos na libing. Sinasabing katuwang nito si San Nicodemo sa pagbaba ng katawan mula sa krus gamit ang ninong balabal. Buong puso niyang ibinigay ang kanyang bagong ukit na libingan kay Jesus. San Jose ng Arimatea, ipanalangin mo kami. Sa mga ebanghelyo. Siya ang imahe ni Santa Maria ng Judea na nagdadamba na sa disipulo bilang ina ng mga abang apostol. Isa din siyang masugid na tagasunod ng Panginoon, kabilang sa mga saksi ng pagkamatay, paglilibing at muling pagkabuhay. Simbolo niya ang walis na pinanglinis sa libingan. Santa Maria Jacobe, ipanalangin mo kami. Anak ng mahal na Birheng Maria, sinabi ni San Juan Apostol na isa siya sa mga saksi ng kalbaryo ng Panginoon sa krus. Ayon sa tradisyon, siya ang nakatagpo sa bangkay ni Judas Iscariote, kaya simula niya ang lubid at sukot ng mga pirasong pilak. Santa Maria Cleofe, ipanalangin mo kami. Kilala siyang ina ni San Juan Apostol at Santiago Mayor Apostol. Ayon sa aklat ni San Mateo at San Marcos, siya ay nagmamasid sa di kalayuan noong pinapako at pumanaw si Jesucristo sa krus. Kasama din siya sa mga nakatagpo na wala sa libingan ang bangkay ng Panginoon. Ayon sa tradisyon, simbolo niya ang insensaryo at kamanyang para pabanguhin ang libingan. Santa Maria Salome, ipanalangin mo kami. Thank you.
isa sa kababaihang disipulo mula sa bayan ng Magdala. Hindi na Susana at San Juana ni Cusa na pinagaling ng Panginoon. Pinalaya sa kanyang katawan ang 7 demonyo. Ayon kay San Juan Apostol, sa kanya unang nagpakita si Jesus ng muling na buhay. Santa Maria Magdalena, ipanalangin mo kami. Kastila. Sa pagnunilay ay naihatid na sa huling hantungan ang Panginoon. Subalit, ang mga pangako ng kaligtasan ay magaganap pa lamang. Sa pasyong mahal ay winika nang silangay dumating dito sa mahal na libing ay ibinaba ng tambing ang katawang maluningning nitong sumakop sa atin. Binuhat at sinahukay at saka nanatanakpan ng takip na nalalaan. Batong marmol ang pangalan, sadyang kalinis-linisan. Nuestro Padre Jesus, del Santo Entierro, maawa ka sa amin. San Juan Apostol, anak ni Santa Maria Salome at kapatid ni Santiago Mayor Apostol. Siya ang alagad na tinugariang pinakamamahal at kinalulugdang alagad ng Panginoon. Sa pasyon ni Jesucristo ay siya ang bukod-tanging apostol na hindi nagtago. Nanatili din siya sa paanan ng krus kasama ang mahal na birhen. Sa kanya, inihabili ng Panginoon ang mahal na ina bago siya malagutan ng hininga. San Juan Apostol, ipanalangin mo kami. Soledad, nalulumbay na ina ng Panginoong Jesus. Sa panahong ito ay naganap na ang huling apat na hapis ng mahal na birhen. Nasilayan niya si Jesus na buhat ang krus, ang pagpapako, ang pagbaba mula sa krus, at ang paglilibing. Tunay na dinurog nito ang kamalayan ng ina. Sa malaking dusa, puso ng inang nanlulungo ay natunaw. Anak niyang si Jesucristo na pako ng totoo at inilibing dahil sa mga pangako ng kaligtasan. Virgen de la Soledad, ipanalangin mo kami.